natin, 7 ang patay sa pananalasa ng Bagyong Karding. Kabilang dito ang magsasakang si Angel Garcia na nalunod kasama ang 20 baka sa Barangay Kadmang. Sa bayan naman ng San Felipe, patay ang mekanikong si Anjumil Lumandang matapos maaksidente ang sinasakyang motorsiklo dahil sa baha at lakas ng pag-ulan. Sa Bulacan, namatay ang mga rescuer na sina Troy Justin Agustin, Narciso Calayag Jr., Marby Bartolome, Gerson Resurrection at George Agustin matapos maaksidente ang sinasakyan nilang bangka. Naihatid na sa pamilya ang 15 rescuer at nagpaabot na rin ng tulong ang lokal na pamahalaan. Bumuhos naman ang pakikiramay sa mga rescuers mula sa kanilang mga kasamahan, kaibigan at sa social media. Mahigit 3 milyong residente ang nawalan ng kuryente sa kasagsagan ng Bagyong Karding. Ayon sa Department of Energy, may mga customer pa rin ng Meralco at kooperatiba ang wala pa rin supply ng kuryente. Mahigit 1 milyon ding customer ng Maynila ang nawala ng supply ng tubig dahil sa paglabo ng tubig sa Ipo Dam na dulot ng pag-ulang dala ng bagyo. Kabilang sa naapektuhan ng water interruption ang bahagi ng Quezon City, Maynila, Caloocan, Makati, Las Piñas, Paranaque at Pasay City. Paliwanag ng Maynila, hirap ang planta na linisin ang malabong tubig kaya hindi napupuno ang mga reservoir. Samantala, aminado naman po ang pag-asa na hindi inaasahang magiging super typhoon ang Bagyong Karding. Sa panayam po sa Teleradyo, naniniwala si Pag-asa Administrator Vicente Malano na nakaapekto ang mainit na temperatura ng dagat sa explosive intensification o mabilis na paglakas ng bagyo. Nanawagan naman ang pag-asa na protektahan ang Sierra Madre Mountain Range na nagsisilbing natural barrier ng bansa sa malalakas na bagyo mula sa Pacific Ocean. 2012 nang idiniklara ni dating Pangulong Aquino ang September 26 bilang Save Sierra Madre Day para sa paggunita sa pinsalang iniwan ng Bagyong Undoy na isinisi naman po sa pagkasira ng Sierra Madre.